usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Guys, welcome sa PASYAL tayo and happy weekend sa inyong lahat. O, kung mapapansin ninyo, may kasama tayong ating mga kaibigan. Yan. Si Kylie and the Rabbits. Alam nyo guys, napakaganda ng Friday ngayon kasi marami tayong ipapakita sa inyo na ating mga napuntahan. Kaya sit back, relax, and let's enjoy this 30 minutes of PASYAL tayo! So we're here dito sa Jump Terminal sa Kamuning, Quezon City. And in a few minutes, mamaya-maya, mag-board na din tayo ng ating bus going to Batangas Port. Sisimulan natin ang ating trip sa pagsakay ng Jumpliner bus papuntang Batangas Port. So ngayon, nandito na tayo sa Batangas Port at mamaya-maya, sasakay na din tayo ng Supercat papuntang Calapan, Mindoro. Ilang minuto lang din ay nagsimula na ng boarding ang ating barko. Sa loob ng Supercat ay napakaganda talaga at higit sa lahat, nasa business class kami. Dito sa Oriental Mindoro, sa Bayan ng Gloria, ay papasyalan natin ang iba't ibang tourist destinations, hotels at restaurant. Tara, pasyal tayo! Pagdating sa Port of Calapan, Mindoro, ay nagbiyahe kami papuntang Gloria, Mindoro. Matapos ang ilang oras namin na land travel, ay narating na rin namin ang RHG Hotel na magsisilbing tirahan namin sa loob ng ilang araw dito sa Mindoro. Liputin muna natin ang RHG Hotel at tingnan ang kanilang magandang pasilidad. Kinaumagahan ay hinatiran agad kami ng isang masarap na almusal. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin si Brian Aporo na maglilibot sa atin sa Gloria, Mindoro. So kami sa bayan ng Gloria, kami ay nag-celebrate ng Halloween Festival. So isa sa aming mga produkto dito ay labong. Talagang ang mga ginatang labong at the same time yung aming mga kakanin. Kilala kami sa mga masarap na kanin like lupa, suman,
at mga apichi-pichi. So every October 1, ginaganap namin dito ang Kawenon Festival. Every summer naman, nagkakaroon kami dito ng Moriones Festival. At ang aming gabi na kulturang Agloriano, ito ay pasagalhan. Pinapakita dito yung mga magandang kadalagan, aming bayan, suot ang mga nanggagandahan ding Pilipinyana na gawa ng aming mga local designers. So dito meron kami dito natawag na Agsalin Fish Sanctuary. Dito na bale, isa ito sa aming pinagmamalaki sapagkat ito ay naging number one sa buong Pilipinas bilang marine protected area. At the same time, meron din kami dito ang tinatawag na Ulan Langit Waterfalls. So I'm going to Manila, sakay ng bus papunta sa Batangas, then from Batangas Port papunta sa Calapan Port, then Calapan Port going here sa Gloria. 800 pesos. One way na 'yon, 800 pesos. So kasi merong mga merong mga station ng bus at mga kung tawagin ay UVR door-to-door. Mm-hmm. Sila yung naghahatid talaga from Manila hanggang dito sa Gloria. Halina na tuklasin ang ganda ng bayan ng Gloria. Tara, pasyal tayo. So, hi. My name is Sam and I'm going to make a fool of myself by playing cops in front of you, which is a very, very, very simple thing to do in music. Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ang COVID-19, tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimog mo og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon, paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, suod sa upat ngadto sa lima kaadlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog o init na tubig. Oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa paghinhawa. Estado nga gikinahanglan ng muadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung muabot na gani o 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Travel ulit tayo. Ngayon naman,
para masubukan nating gumawa ng paso at matuto sa paggawa ng paso. Pagdating natin, nakilala natin si Nanay Lucille na isa sa namamahala dito. Pero sa isang paso po, gano'n siya kaya tagal kailangang ihuro? Patuin mo na mga pagkamarami 15 days. 15 days? Wow! Pero yun ay kailangan puno na ang urno. Pero kung bawat isa sa loob ng isang linggo ay pwede na lutuin. Ang pinaka-clean niya, ano po yun? Saan po siya nakukuha? Kumukha po po kayo sa ibang lugar? Dito lang, meron talagang inagapunan na yun lang ang pwede. So gano'n na po kayo katagal na gumagawa ng... 42 years na dito lang sa Mindoro bukod po sa Pampanga. Bakit po niyo nagustuhan na gumawa ng paso? Ay ang family side ko. Sa kulay kami gumagawa ng sa Pampanga. Sa Pampanga? San Fernando. Pagkatapos naman nating makapanayam si Nanay Lucille, ay sisimulan naman natin na gumawa ng paso. Ang una, masahin natin ang clay. Pangalawa, tingnan naman natin kung tama ang sukat at laki ng minasang clay. Pangatlo, ilagay sa makina, lagyan ng kaunting tubig at simulan na nating gawin ang paso. Lastly, buo na ang ating paso. Ngayon naman, kami naman ang sumubok na gumawa ng aming sari-sariling paso. Naku, medyo mahirap. Pero masayang gumawa ng paso, ah! Ito naman ang ilan sa mga finished product na paso na ginawa dito sa pinuntahan nating factory. Pagkatapos ng ating nakakapagod na paggawa ng paso, ay pupunta naman tayo sa M's Eatery kung saan tayo magdi-dinner. Kilalanin naman natin ngayon si Tita Lorna na may-ari ng M's Eatery. Sabi ng anak ko magtinda daw kami halo-halo. Yung pumapasok ng mga tao, kakain daw sila. So nagluto ako ng mga apat na putahe lang. Doon ako nag-start. Tapos, marami na ako naging suki, pabalik-balik sila. Hindi ko na malayan ang dami-dami ko na palang nilulutong putahe. Hindi lang dalawang po.
yung papaitan, yung balat sa ulo ng baka, yung adobo sa gata, yung gusto-gusto ng mga customer ko. Kaya mga kaldereta, gusto nila yan. Halos lahat special. O sila Susan Enriquez, sila Pia Wurzbach, nakakain na sila dito. Ako, halos lahat ng mga mayor ng bawat bayan ng Oriental Mindoro, Suki. Kasi ako, pagka halimbawa meron akong nilutong halimbawa salad, at saka naglalagay ako ng mga yung alamang, yung bagong na alamang, free yan, nilalagay ko sa mga lamesa. Natutuwa sila. Sasabihin ng mga customer, sana hindi na lang tayo nag-order. Sana yun na lang inulam natin, sabaw at saka yung alamang, free yan. Tapos pagka meron akong mga atsara, mga salad, binibigyan ko sila. Masaya akong magbigay. Hindi puro gusto ko lang tumubo. Gusto ko rin silang matuwa. Binibigyan ko sila ng libre. Imbitahan ko po kayo na sana kung kayo po'y mapapagawi dito sa amin sa Gloria. Tikman po ninyo ang aming pagkain. Baka po naman matuwa din kayo at masarapan. Sa Bali Beach Resort sa Gloria Oriental Mindoro. At pupunta tayo sa Nanay Goyas para tikman ang kanilang mga masarap na pagkain. Nasusundan naman ng ating pagpunta sa Oinkis para tikman ang kanilang special Mindoro delicacy. Tara, pasyal tayo! Nandyan pala kayo eh. Tara! Nandito tayo ngayon sa Pinamalayan Oriental Mindoro para sa Nanay Goyas Eatery at titikman natin ang kanilang masasarap na dishes. Tara, samahan niyo ako! Pagpasok pa lang natin ay kitang-kita na natin ang ganda ng restaurant na ito. Ang pakiramdam ay para kang pumasok sa isang magandang hardin sa isang kaharian. Grabe naman oh, 'di ba? Sobrang relaxing at breathtaking ang views dito. Okay guys, nandito tayo sa kitchen ng Nanay Goyas at kasama natin ngayon si Chef Dex. Chef, ano po ba ang gagawin natin? Eggplant with tofu tsaka pan-seared grilled tanige pala, pan-seared tanige. So, eggplant with tofu tsaka pan-seared tanige. So, tingnan muna natin kung paano lulutuin ni Chef Dex ang ating mga dish. Lagyan natin yung oil. Habang hindi natin may hindi yung oil, so naka-prep na lahat dito. Garlic, onion, and finish lang natin siya ng puting salt.
ito na po yung finish product natin. So, eggplant with tofu tsaka pan-seared tanige. Ito po yung isa sa mga bestseller ng Nanay Goy's Garden. Oh guys, nako, napakadami nilang hinanda sa atin na pagkain dito sa harapan natin. At kasama ulit natin ngayon si Chef Dex. So Chef Dex, ito po bang Nanay Goy's, kailan po ba nagsimula ito? So nagsimula po siya is May 20, I think 2013 or 14, kung di ako nagkakamali. So ito po bang Nanay Goy's, bakit po ba Nanay Goy's ang pangalan nito? Kasi po itong garden nito is kay Nanay Goya, so sa lola po nung asawa ko. So doon namin pinangalan itong restaurant. Pinangalan na lang namin siya kay Nanay Goy's para respect sa kanya. Itong Nanay Goy's Eatery ay nagsimula lamang sa isang small karinderya na nag-boom. Nagsimula lang kami sa maliit na plano magkarinderya, so hindi namin na-expect na mag-boom ng ganito. So thank you Lord sa nag-boom yung aming paghihirap. Chef, ano nga ba ang sikreto ng Nanay Goya kung bakit siya umunlad ng ganito? So una-una, syempre, passion, pagmamahal sa pagluluto. Tapos we follow rules and regulation when it comes to cooking. Hindi kami nag-shortcut, we use standards, measure everything so para yung consistency ng food is sustain namin. Chef, speaking of restaurant and speaking of foods, ano ba itong mga hinanda niyo sa aming dish ngayon? So, bali sila, yun yung mga, karoon yung mga kinakain lang namin nung nagtatrabaho ako. So, employee's meal na inaral ko. So, ito po yung back ribs namin. Then, this classic beef kare-kare. Here's a signature vegetable, ang eggplant with tofu. So, binabalik-balikan talaga na dito yan ng tofu. Then, these are signature, when it comes to seafoods, ang pan-seared tanige. Oh guys, again, thank you Chef Dex. And maraming salamat din at pinaunlakan niyo ang aming invitation dito sa Nanay Goy's. Guys, ito na pinakainihintay ng lahat. Ano? Ikima na! Guys, grabe, napakasarap talaga dito sa Nanay Goy's. Meron tayong ribs, kare-kare, meron tayong tanige, at meron pang napakasarap na talong. Again guys, tandaan nyo, Nanay Goy's, magbabalik ang pasyal tayo. So RT-PCR, you have a pre-contagious measurement and a post-contagious measurement, but that's not harmful, right? What you want is contagiousness. Are you contagious at this point of time? That's what antigen testing is. We measure exactly how much virus you have at that point in time. RT-PCR is really for research, for novel viruses. It is used to detect new viruses, not for diagnostics. It takes 8 hours in the laboratory to do an RT-PCR test. Antigen, 15 minutes. I hope that the government uses antigen for this surge. It's fast, which you need speed, and you can afford it. You can do mass testing or decentralized testing. Huwag matakot magpa-test. Ito ay para sa atin. Labanan natin ang COVID-19. Isa na namang masarap na kainan dito sa Mindoro ang ating pupuntahan ngayon.
Ate May, paano po ba nagsimula itong Oinkies? Ang Oinkies Mindoro Delicacies ay binuksan noong taong 2014 ni Mami Presi, Priscilla Dantes Caday. Nung nag-start kami, ang menu lang namin is yung ating gotong Mindoro, beef tapa, pork tocino, and may longganisa din tayo at saka hamonado. Pero medyo ang mga naiwan na lang ngayon namin is yung ating mga specialty na inuulit at binabalik-balikan. So bakit nga pala Oinkies yung pinangalan niyo dito sa tindahan niyo? Funny pero ang nakaisip ng pangalan yung aking asawa dahil meron siyang pet na dog, pinangalan niyang Oinkies. Pero ang totoo din is yung ating mga produkto ay puro baboy. So bukod dito sa ating mga rice meals, balita ko meron din kayong mga special drinks. Ano po ba ito? Yes, meron tayong Oinkies cocktails, yung ating Weng Weng, Mindoro Sling, Anti-Freeze, and Blue Job. So sige ma'am, again, invite niyo po ang ating mga televiewers na magpunta dito sa Oinkies. Muli po, iniimbitahan ko po kayo na pumunta sa Oinkies Mindoro Delicacies. Located ito dito sa Nautical Highway ng Barangay Mar Francisco, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ang ating pong Facebook page ay Oinkies Mindoro Delicacies. Kilalanin na muna natin ang ilan sa specialty ng Oinkies. At mamaya, meron pa tayong cooking demo mula sa kanila. Kasama natin ngayon si Ate May mula dito sa Oinkies Mindoro Delicacies. So, Ate May, kamusta po? Okay naman. Medyo kinakabahan. So, Ate May, ano po ba ang ating idedemo sa atin ngayon? Ang idedemo natin is yung ating beef tapa na specialty ng Oinkies. Okay, sige Ate May. Paano po ba natin gagawin yung beef tapa? Una, mag-slice lang tayo ng ating baka. Then, imamarinate lang natin siya for 24 hours or overnight. Ano? Hintayin lang natin mag-evaporate yung sauce and then magiging sticky na siya. And meron na tayong finished product para sa ating beef tapa rice meal. And ito yung ating sizzling beef tapa. Ito po bang ganitong serving, itong sizzling beef tapa natin, good for ilang tao po ito? Good for 2 to 3 persons yung ating sizzling. Bali yan yung aming bestseller dito. Titikman naman natin ang iba pang luto ng Oinkies Mindoro Delicacies. Tara guys! Masarap at espesyal ang pagkain dito sa Oinkies. Kaya, sa susunod na mapunta kayo sa Oriental Mindoro, huwag niyong kalimutang bumisita dito ha! Isa ang jamliner na naging parte sa trip namin na ito. Kaya, para mas makilala natin ang kanilang grupo, makakasama natin ang kanilang Vice President for HR. Jamliner ay simula noong August 1969. Mm-hmm. Tinayo ito ni Julieta at saka Artemio Mercado. Kaya ang pangalan nito ay Jam. So galing sa kanilang pangalan yan. Tapos nabili ito ng bagong kumpanya noong 1989. Tapos nagkaroon na ng Penta Transport Services, nagkaroon na ng Pink Touristers, nagkaroon na ng Jam Transit, Jam, at saka yung First Charter Tours. So, we changed a lot
dun sa system, we try to professionalize it kasi yun ang naman ang bus company sa Philippines, mga ano dati, mga backyard business na nagsimula yan. But since malaki na siya, ang fleet niya is around, authorized units niya is around 400 plus. So, pinrofessionalized na ng bus management. To make it competitive at saka to give them a better transport service, we leveled up a little bit. So doon namin in-introduce yung Nubus. Nubus, meron siyang TV, may Wi-Fi, may GPS. Hindi pa siya required noon ng LTFRB, meron na yung jump. Yung purpose ng GPS, to locate your bus, to monitor overspeeding. Inaanyayahan po namin kayong sumakay sa jam, explore po natin ang Laguna, ang Batangas at ang Quezon province. Marami po tayong magagandang places dyan. And sana tangkilikin niyo po ang jamliners kasama niyo sa inyong paglalakbay para po kayo ay safe na makarating sa inyong mga karoroonan. So guys, ano, nag-enjoy ba kayo sa ating 30-minute episode ngayong araw na ito? Anyway, share ko lang sa inyo, dito ako nag-e-edit ng Pasyal Tayo at ng aking mga news sa iba't ibang TV station dito sa Pilipinas and some TV stations abroad. And yan, kung nakikita ninyo, meron tayong ine-edit na isang episode ng Pasyal Tayo. Anyway, kung meron kayong mga comments, suggestions, o meron kayong mga gustong ipaabot o gusto nyo bisitahin namin ang business o ang lugar ninyo, nako, napakasimple lang. Mag-text lang kayo sa 0977-665-5093 or mag-email sa rjnltb@gmail.com. Samahan nyo muli kami sa Monday, same time, same channel, dito lang sa CCTN Channel 47. Ito po ang Pasyal Tayo, magsuri-suri ta. Susunod na po ang Sairi 47 para sa mga maiinit na balita. Mga kababayan, naaba mo'y ipahinungod o gusto i-shoutout diha? Pagpadala ug mensahe o video sa ato ang official Facebook page nga nakasulat sa screen ug ato nang ipasalida diri sa Magsuroy-suroy ta. Pasyal tayo!